Hi guys! Welcome back to my channel and to this video, gusto kong i-share sa inyo ang aking journey ng aking weight loss, my low carbs and intermittent fasting. I don't know guys kung saan ko ba sisimulan kasi parang na-overwhelmed. Gusto kong isalaysay sa inyo guys yung paano ako nagsisimula. Last October 18 guys, that morning when I woke up, sabi ko na lang na gusto kong sisimulan ang aking diet. Pero hindi ko pa alam guys kung anong diet ang gusto kong sisimulan. Basta sabi ko lang gusto akong mag-diet. So that was early in the morning. Tamang-tama, yung pagbukas ng cellphone ko, bumungad. Agad-agad yung video ng isang doktora. At nakot yung attention ko kasi ang nakalagay sa title doon ay 3 years nang hindi nagsasaing. Parang sabi ko, wow. 3 years hindi nagsasaing ng ano, ng hindi kumakain ng rice. Parang naano ako ba? Parang nakot yung attention ko kasi sabi ko na lang, anong klaseng doktora to? Hindi kumakain ng rice for 3 years. Baliw na ba? Ganun, parang ganun yung ano ko, yung mindset ko no, kasi para sa atin, rice is life. So, hanggang sa binuksan ko yung video at doon ko nakikita, doon ko nalalaman at doon ko na-absorb lahat yung mga explanation niya about that. And intermittent fasting guys and low carbs, narinig ko na yan many times pero ini-ignore ko kasi hindi ko alam. Hindi ko alam yung tamang proseso, hindi ko alam yung paano siya gawin. Kasagaran ba, mga heresies lang ba, pero hindi talaga ini-explain kung ano ba talaga ang intermittent fasting at ano nga ba yung low carbs. Dumating talaga yung right person na nagpabukas ng aking isipan at sa aking mga mata na ganun pala. So, naintindihan ko na guys kung ano pala ang low carbs and intermittent fasting. At first, sasabihin ko mahirap talaga guys kasi ako yung taong lumaki sa kanin. Lumaki sa maraming carbohydrates ba? Makita naman sa mga previous pictures, mga videos ko na malaki talaga ako guys. And yeah, hindi madali, especially yung first week ko kasi yeah, gutom talaga guys, no? Gutom at saka, pero if you have the right mindset at meron kang disiplina guys sa iyong sarili. Especially, nalaman ko na hindi lang pala ito pampaslim, hindi lang pala ito pampa weight loss. Pero, yung nagustuhan ko dun guys, ay kasi sinabi niya na complete healing. More yung motivation ko kasi we are the family of kanang diabetes ba? High sugar yung papa ko, yung cholesterol mataas, yung high blood pa. So, na-motivate talaga ako guys sa video ng doktora na yon. At ang ginagawa ko guys, tinitingnan ko yung mga old videos niya kasi naano talaga ako ba? Parang nagka-interested talaga ako sa kanyang na explanation about that kasi ini-explain niya ng details by details. So parang nag-absorb lahat sa akin. So naiintindihan ko kung ano nga ba talaga yung intermittent fasting, low carbs and intermittent fasting. So parang nasabi ko na lang na makakaya ko ba na hindi kakain ng rice, pasta, pizza? Especially nandito ako sa Italia guys. Ang bansang ito ay known sa pizza, pasta. So parang sabi ko na lang, makakaya ko ba? Makakaya ko bang i-remove sa aking lifestyle yung mga pagkain na yan? So guys, kasi nga naman, I am 37 years old and yeah guys, hindi naman talaga tayo bumalik sa pagkabata, no? So siyempre, meron na tayong mga nafe-feel na mga medyo pananakit ng katawan, mga kakaibang nararamdaman, ganon. So, na-inspire ako ng dahil sa sinabi niyang healing. Kasi nga naman, sino ba namang hindi gusto guys na maging healthy ka, stay healthy ka, especially you are a mama and you have kids, so gusto mong alagaan mo pa yung pamilya mo sa abot ng makakaya mo, di ba? So invest our health din, no? And alam nyo guys, ang dami ng New Year's resolution na
na filled kasi ang dami ng New Year's na dumadaan. Yung New Year's resolution ko lagi na magpapapayat na ako, magpapapayat na ako, magpapayat na ako, pero walang nangyari, guys. Walang nangyari kasi kain pa rin ako ng kain. Ako din kasi yung taong lalapitin ng emotional stress. Yung outlet ko ba, kakain ng kakain kapag na-stress ako, kapag medyo sad ako, doon ako bumabawi sa kain, 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 sweets, pa, mga pasta, pizza, ganun. Lahat yan, guys, kinakain ko. Kasi nga, iwan ko ba? Iwan ko ba? Bakit ganun ako? Pero meron naman talagang mga tao na kapag nasad sila, malungkot, or merong mga problema, instead na hindi sila kakain kasi nalulungkot. Pero ako, guys, mas ganado akong kumakain kapag meron akong problema. Hanggang sa umabot na rin ako ng almost 90 kilos. And sabi ko na lang na hindi na talaga healthy kasi hindi na rin, wala ka na rin mga damit na masusuot mo kasi nga naman, lumalaki ka ng lumalaki and wala ka na rin self-confidence. So yun na nga, guys, baka sasabihin nyo na baliw ako or hindi kayo maniniwala sa akin. Naiintindihan ko kayo, no? Kasi nga naman, mismo ako yung nakita ko yung video ni doktora, hindi ako makapaniwala at sabi ko na lang, nahihibang na ba itong doktora? Bakit sinasabi niya na hindi pala kailangan natin ng rice sa ating buhay? Hindi pala kailangan natin ng too much carbohydrate sa ating katawan. And guys, siguro yan, yun na nga, guys, hindi ako doktor at I am only a disclaimer, guys. If ever na curious kayo sa sinasabi ko, ipapakita ko sa inyo yung profile niya para kayo na mismo ang mag-follow sa kanya at kayo na rin mismo ang magsubaybay sa mga videos niya at para malaman niyo ng husto, malaman niyo completely at maintindihan niyo fully yung mga videos niya kasi mas maigi na rin na siya yung mag-discuss sa inyo para maintindihan niyo kasi doktor siya eh. Hindi kayo maniniwala sa akin kasi sino ba naman ako, hindi ako doktor. And I am very sure, guys, na ang dami, marami kayong matutunan sa doktor na yon. And I am very so thankful na dumating sa buhay ko. Para sa akin kasi, guys, siya yung heaven sent. Ang dami ko nang tinatry din na mga diet, guys, pero walang nangyayari. Alam nyo, gumagawa ako ng workout na jumping rope. Yes, guys, na kaya ko yung 1,500 jumps to 2,000 jumping rope. Ayan, kinakaya ko yun, guys, kasi gusto kong patunayan sa sarili ko din na kakayanin ko. So, yun na nga, guys. I remember I was 86 kilo that time and lose ako ng mga about 6 kilos. Imbis na ipapatuloy ko yon, pero nawalan talaga ako ng gana, guys, kasi merong mga nangyayari sa buhay ko. Merong nangyayari, maraming mga pangyayari sa buhay ko na nawalan ako ng gana at kumain na naman ako, kumain ako ng kumain, ganon. At yun na, alam nyo na, nabigkas ko earlier na ako yung lapitin ng emotional stress. And kain ng kain hanggang sa lumalaki na naman ulit ako, guys. And doon sa jumping rope ko na ginagawa, guys, oo nga, lumiliit ako, pero yung sakit ng aking yung back pain ko, hindi siya nawawala talaga. Na nag-lose ako ng weight noon, pero yung sakit ng likod ko, hindi siya nawawala. Alam nyo ba, ito yung isa sa mga na-experience ko, guys. Yung ano ko, yung pilok ba? Anong tawag yun? Yung eyelashes ko? Yung eyelashes ko, guys, super, super short lang talaga niya. Super, super short. Yung hindi pa ako nag-low carbs. Pero yung, nung nag-start na ako, guys, mga some days, mga weeks, na-notice ko na yung eyelashes ko, guys, ano sila na tumutubo. Tumutubo sila talaga, guys. Pero lang, ano bang meron sa intermittent fasting? Ano bang meron sa low carbs? Bakit ang dami kong, basta, guys, my personal experience, guys,
hindi ko lahat masasabi sa inyo kasi meron akong kinikip na akin na lang. Masasabi ko lang na meron talagang changes. Meron talagang changes, guys, and I am so happy sa naging resulta. Yung kinakain ko din naman, guys, ay ano lang, palagi na lang itlog, karne, basta sundin nyo lang yung mga advice na mga pagkain ni doktor, kung ano yung mga pwede, ano yung mga bawal, ano yung nasa cushion, yun lang ang mga kakainin nyo, guys. Pinafollow ko lang yung anong mga nandoon sa listahan. Lagi ko kinakain yung itlog, kumakain ako, guys, ng 3 to 4 eggs a day and karne, and huwag kayong matatakot kumain ng itlog, guys. Okay, pero hindi okay. Okay pag kinakain mo lang siya together with the karne. Pero hindi siya magiging okay kapag parisan mo ng carbohydrates like rice, pasta, like ganun. Alam nyo, nadadapa ako. Nadadapa meaning nawala ako. Nawala ako sa aking lifestyle for 1 week. Kasi naman, guys, meron hindi talaga maiwasan na magkakaroon ka din ng mga problema sa buhay-buhay, sa pamilya mo. So lately, meron din akong pinagdadaanan sa pamilya ko. So, lumalapit na naman sa akin yung emotional stress, guys. And ano yung bumabalik ako sa dati, kumakain ako. Kasi yun na nga yung weakness ko, guys. Yung pagkain talaga kapag na-stress ako. So, kumain ako ng 1 week. So, sabi ko, oh no. So, parang nag-umunti ng nag-gain weight ako ulit. Iniisip ko talaga, no, sabi ko na yung naumpisahan ko na, masasayang lang kapag tinutuloy ko yung kain ng kain ko. Kasi, yun na nga, guys, I'm down. So, for 1 week, guys, na ano talaga ako, nadapa talaga ako. Pero, hindi naman yon importante kapag nadapa ka. Ang importante kung paano ka babangon. So, bumabangon talaga ako, guys. Back on the track na naman ako. So, hindi na ako magpapadala. Gusto ko ipromote ko yung healthy lifestyle ko para sa aking pamilya at para din sa asawa ko, guys. Gusto ko kasi, guys, na gusto ko na makita niya yung changes ko para ma-motivate siya lalo na gagawin din niya yun para sa sarili niya. Yung mister ko ngayon, guys, alam nyo, nag-follow siya sa akin ngayon, pero less yung kain niya. Hindi talaga katulad noon na kain ng kain. Pero may mga times talaga, guys, na nadadapat din talaga siya, no? Kasi parang na naghahanap talaga yung katawan niya sa naugalian niyang kain. Pero, minsan nadadapa. Pero, nakita ko naman na he is trying naman talaga na makabalik sa kanyang style ngayon na pina-follow. Guys, 5 weeks pa lang ako sa aking journey ngayon, pero malaki na yung improvement ng aking katawan. And my plan is ipapatuloy ko ang lifestyle na ito for my health, for my family. And gusto kong ma-inspire sa akin yung mga ibang mga mamis na katulad ko na makaredit sa akin, sa aking mga pinagdadaanan. Yung mga mamis na parang nawalan na rin ng mga pag-asa sa mundo na hindi na talaga sila liliit pa. Very wrong. Very wrong mindset yan, mga mamis, kasi pag matry nyo lang talaga at buksan nyo lang ang inyong isipan, mga mata, try nyo yung lifestyle na ito, hindi kayo magsisisi, guys. Kasi it's not only for weight loss, pero sa healing na rin. Gusto ko healing, and alam ko rin na gusto nyo rin ng healthy lifestyle. So, try nyo rin. I-challenge ko kayo, guys, na gawin nyo rin, kasi kung nakaya ko, mas kakayanin nyo pa. Mas kakayanin nyo pa kasi dapat lang nakakayanin nyo. Ang laking pasasalamat ko, guys, na dumating talaga ang right person na nagpapa-inspire sa akin at walang iba kundi si Doktora Grace Rojo. Maraming salamat sa iyo, Doktora Grace. Kung makikita mo man itong video ko, parang ang laking utang na loob ko sa iyo.
Maraming maraming salamat at I know na marami kang natutulungan ng mga tao at marami na ngayong mga testimony sa mga groups kasi ang laking changes, maraming maraming changes sa kanilang buhay nung after nilang malaman ang nga explanation mo kung bakit ganyan, bakit ganon. So ikaw talaga yung heaven sent, Doc, and all the best for you, and I hope na marami ka pang mga marami pang mga taong matutulungan mo. So guys, kayo din give it a try kasi alam ko na kayang-kaya nyo din. Thank you.